Ashley, ang 19 anyos na dalagang namatay dahil umano sa drug overdose matapos dumalo sa isang concert party sa Sinulog Festival noong Sabado. Sa video, makikita ang dalaga na tila mahihimatay na. Hawak siya ng isang nakapulang lalaki at inaalalayan din ang iba pang kasama. May naglagay ng shade sa mata ng dalaga pero tinanggal din niya ito kaagad. Ibinalik ito ng lalaki pero tinanggal din ng isa pa nilang kasamahan. Maya-maya, inaalalayan na si Ashley paalis sa venue. Kinumpirma ng mga kaanak ni Ashley na ang dalaga nga ang makikitang nasa video. Isinugod sa ospital si Ashley noong gabing yon pero kinabukasan ay binawian din ng buhay. At base raw sa medical certificate. Ang nakalagay doon is cardiac arrest due to drug overdose. We do not know yet. Parang scientific kasi. And ang sabi ng iba, it's ecstasy. But as I said, we want to know the truth talaga, kung ano talaga yon. We don't want to point fingers. Let the truth come out. We will leave it up to them kung ano talagang ano, kinalabasan dyan. Dili pag yung takaingon. Hindi pa natin masabi kung ecstasy ba talaga kasi baka may ibang substance lang talaga na na-ingest. Ang mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency nagsagawa ng inspeksyon sa concert venue pero aminadong hirap silang madetect kung may party drug na ginamit dito. We are trying to identify if sino yung supplier because you know, itong ecstasy, mahal siya at personalized ang pagbebenta nito. Hindi ito basta-bastang nabibili sa mga kaibigan o mga kakilala yung pagbenta nito. Bukas daw magsasagawa ng otopsiya sa bangkay ni Ashley. Hihintay na lang raw ng pamilya ang resulta nito at saka sila gagawa ng hakbang. Pakiusap ngayon ng mga kaanak, sana raw maghinay-hinay muna ang mga naghuhusga lalo na sa social media. Social media, grabe talaga ang sinasabi ng mga tao. Sana antayin na lang natin ang results bago tayo mag-comment. By looking at her face, nobody could tell that she's into drugs or she's a user to that effect. Wala, wala talaga. Mabait na bait talaga yung batang yan. Kaya we want to seek justice for her.